onion and tomato. And the next is boiled. So, mas maganda kasi na igisa natin siya. Kasi mas malasa. Tsaka, iba-iba kasi ng technique ng pagluluto. Iba kasi parang sabay-sabay na lahat. Ito kasi, gisa. So, ako mas gusto ko yung gisa kasi yun nga, malasa siya, masarap. Amoy na natin siya and then lagyan natin ng cover. Okay, yan po, kumukulo na. Susunod po natin dyan, mag-add po tayo ng hot water para mas lalo siya mabilis kumulo. Lagyan natin yung hot water. Kasi kapag yung hindi hot water nilagay mo, tagal siyang kukulo. Para continuous na yung pagtulo ng sabaw niya, diba? So, sarap. Wala pa man, sarap na agad. Sunod po natin yung gabi. Ito yung gabi. Nagpapasarap po kasi medyo pampalapot ng sabaw. Nahin natin siya kasi medyo matigas. Lagyan na natin yung sitaw at saka okra. Hindi, sasabay na natin yung sili para mas malasa manuot yung hanghang. Para ganahan kumain. And then, isabay na rin natin yung paminta. Ang dagdag ang kanya. Siguradong mamaya magana ako makakain ito. Pati ako marami makakain. Okay. Hindi natin ang cover. Okay. Nalagyan na natin siya ng salt. Sobrang dami, baka umalat na. Tansya-tansya lang. Ayan. Tapos, lagyan na natin yung ang kasarap, syempre. And then, sabay na rin natin yung pang-aasin. Ito yung mas napakasarap ng todo. Ibigyan natin isa para sarap niya sa pagpapikit ang mata namin ito mamaya kasi sobrang asin lang. Then after naman ating halo tapos mag-aad tayo mamaya ulit ng konting sabaw siguro. Okay, cover muna natin ulit. Ilalagay na po natin yung pinakalas dahon ng kangkong. Ayan, sarap na nito. After nito, pagka okay na yung kangkong, ready to eat na siya. Sarap kasi maraming kangkong para healthy.